Okay? Though maraming lumabas na mga panahon kung kailan lang ng mga sabi nila ngayon na darating ang Lord. Okay? Ang mga Jehovah's Witnesses, meron silang watchtower. Kaya tinawag na watchtower sapagkat doon nila binabantayan kung kailan darating ang Diyos. Okay? Merong nung ako'y college lumabas yung isang teaching na darating na daw si Jesus Christ 1988. Okay? Dati siyang nasa NSAA, no? Hindi nasa nasa engineer. He's a NASA engineer. At sabi niya gano'n, ito na ang panahon. Dumating ang 1988 September, hindi dumating si Jesus Christ. Tapos gumawa na naman siya ng panibagong computation. Sabi niya, nagkamali ako ng konting computation. 1989 ang dating ni Jesus Christ. Okay? To 2011 na wala pa rin si Jesus Christ. Okay? Now, gusto ko isipin natin dito, mga anak ng Diyos, okay, na ang Panginoong Jesus will surely come back. Kung naalala ninyo yung mga yung grupo ng Davidian, yung kay David Koresh, nang ginawa nila, nagsunog sila ng katawan. Okay? Sapagkat darating na nga daw si Jesus Christ, kinakailangan mamatay na sila. Sinunog nila ang kanilang katawan dahil bubuhayin din naman daw sila. Ang dami nyo, nagpakamatay silang lahat, ano? Sinunog nila, pati bone church. Sunog silang lahat doon. Okay? And alam natin mga kapatid ko, maraming mga tao o mga relihiyon ang nag-expect na dumating na o darating ang ating Panginoong Jesus. Pero sabi ni Jesus Christ, tandaan ninyo, walang nakakaalam ng aking pagbabalik. Kaya pag-usapan po natin dito ngayon, yung signs of time, sabi niya gano'n, malalaman niyo kung kailan ako babalik sapagkat mababasa ninyo kung paano kayo marunong bumasa ng paligid at alam niyong uulan. Dahil lumalamig ang hangin, kumakapal ang ulap na didilim, ito yung paraan para malaman nyo rin na ako ay nalapit na at malapit na bumalik. Malalaman ninyo sapagkat mayroong mga palatandaan kayong makikita na sasabihin ko ngayon sa inyo. At ito po ay makikita natin sa Matthew chapter 24. We're going to read several verses. Mateo 24 mula sa kapitulo 1. Ito po ang sabi at ito ang storya. Si Jesus Christ po ay habang siya po ay naglalakad, ito po ang sabi, Jesus left the temple and was walking away when his disciple came up to him to call his attention to its building. So nag-uusap sila habang naglalakad si Jesus Christ, nandun po sila sa pinakataas. Okay? At sabi niya ganun, Lord, tingnan mo itong mga ano, kasi pag nandun po kayo sa mataas, lalo na doon sa Mount of Olives, ako po yung napunta doon, kitang-kita niyo po yung buong kaharian ng Jerusalem. Okay? Marami po mga building yan, mga bato. Sabi po ni Jesus Christ dito, ganito, do you see all of these things? Nakikita niyo ba yung mga building na yan? Sabi niya ganun. I tell you, sabi niya, he asked, I tell you the truth that not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. Sinasabi niya ganun kasi po ang building po noon, yung mga nandoon, patong-patong po yan ang mga malalaking limestone, mga bricks. Okay, sabi ni Jesus Christ, sa pagbabalik ko, gusto ko maunawaan ninyo na lahat ng mga building na nakikita nyo ay mawawasak lahat yan. Okay? At sabi po niya, as Jesus was sitting on the Mount of Olives, you see, nandun po siya sa ibabaw ng Mount of Olives, sabi niya ganon, the disciples came to him privately. Kinausap pa siya, hindi pa na siyang itong mga disipulo niya. Sabi niya ganon, tell us, they said, when will this happen? Okay? Kailan ba mangyayari ito? Okay? Sabi niya, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Jesus answered, watch out that no one deceive you, for many will come in my name claiming I am the Christ and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such thing must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Let us all close our eyes and pray. Father God, today we give you honor and glory and praise. We just pray, Father, na sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy mong buksan ang aming mga puso. At bigyan mo kami, Panginoon, ng Lord, ng pagiging sensitive sa nangyayari sa aming paligid, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na bigyan mo kami ng spiritual na mata upang mabasa namin ang iyong pagbabalik, Panginoon. Yes, Lord, thank you for the signs of times. Thank you, Father God, because this is the perfect time, Lord God. This is high time, Lord, for us to be prepared
At ayaw namin, Panginoon, madatnan mo ang bawat isa, Lord, na tutulog-tulog. Ang bawat isa ay nanlalamig. Hinihiling ko, O Diyos, na sa hapong ito, maunawaan namin at lalabas kami sa araw na ito, sa gawain ito, Panginoon, na tunay, na tigib, O Diyos, ng expectation at confidence na kami, Panginoon, anuman ang mangyari, Panginoon, sa buhay namin ito. Anumang trahedya ang aming kahinatnan, alam namin, O Diyos, na ang bagsak namin ay sa iyong mga kamay. Marami pong salamat na tunay binabalik po namin sa iyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tingnan po natin mga kapatid ko. Sabi ng ating Panginoong Jesus, ang talong ng mga disipulo, Lord, kailan mangyayari ito? Kailan yung tinatawag na end of the age? Gusto mong maintindihan natin lahat ito? Okay? At gusto kong intindihin din natin, mga anak ng Diyos, okay, na ang mga bagay na sinabi ng ating Panginoong Jesus, lahat ito ay talaga mangyayari. Actually, ngayon, marami akong sasabihin sa inyo na nangyari na. Okay? Una, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, ano ang tanda? What are the signs? What are the first signs sinabi ng ating Panginoong Jesus dito? The first signs that there will be widespread deception. Okay? Mga katuruan na mali. Mga katuruan na nagsasabing sila ang Kristo na nandito, makikita po natin sa Pilipinas lang, huwag na tayong lalayo, tayo yung mga Pilipino, sa Pilipinas lang, alam natin na mayroong mga grupo dyan na nagle-claim na sa kanila ang Kristo. Kung kailan lang si Apollo Kibuloy, sinabi niya that he is the son of the living God. Right? So, siya yung sinasabi niya, siya na yung Kristo na ipinadala dito sa mundong ito. Okay? Si Eli Soriano, kung kayo po ay nanonood ng Dating Daan, okay, ang tawag sa kanya ng kanya mga grupo ay ang pantas. Siya yung pantas na ipinangako daw sa prophecy ng uli ng lumang tipan. Walang ka bang sinasabi rito kundi walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Okay? So indirectly, hindi naman niya sinasabing siya si Jesucristo, pero kung ang tawag sa kanya ay ang pantas, alam natin kung paano niya kiniklaim ang kanyang sarili, ayaw lang niyang direktahin. Maraming mga grupo ng mga relihiyon kagaya ng mga Mormons at mga Jehovah's Witnesses ang nagsasabing nasa kanila ang kaligtasan. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, tandaan ninyo sa mga huling panahon maraming lalabas ng mga false teachers. Okay? Sabi po, basahin po natin, binasa natin kanina, 4 and 5, Jesus answered, sabi niya gano'n, this is his first warning. Watch out that no one deceives you. Sabi niya gano'n, huwag kayong papaloko. Huwag kayong maniniwala sa basta-basta teaching. Sapagkat maraming lalabas ngayon na teaching na parang biblical, na parang born again, na parang tamang katuruan, pero dapat ang sabi ng salita ng Diyos, mag-ingat kayo that no one deceives you. Anong sabi niya gano'n? Many will come in my name claiming I am the Christ and they will deceive many. At sabi ko po sa inyo, sa Pilipinas, ang dami-dami na, lalo na iba't ibang mga grupo, 5-5 ngayon ang relihiyon sa Pilipinas. Okay? I mean, kahit si Jose Rizal ay tinatawag nilang, okay, tagapagligtas. Okay, napakaraming lumabas na mga katuruan po na mga ganyan ngayon sa atin, no, sa lugar natin, sa Pilipinas. And hindi lamang po dyan. Sa Korea, kung alam niyo po yung Unification Church, one of the biggest church in the world, yung mga Moonies, si Son Myung-moon, okay, he said that he is the